Hello po mga kabahay, magandang umaga po sa inyo lahat at nandito po tayo ngayon sa Marikina. Dito po tayo sa loob ng isa sa exclusive subdivision dito po sa Marikina, which is Trevi Marikina po, Concepcion 1 along the main road po ng JP Rizal. So ngayon, we have three projects po na titingnan dito. First one is the sa likod ko, this is 14.5 million pesos. The second one is a 10.5 million pesos. And then the third one po, yung pinakadulo natin, that's the 13.5 million pesos. So, sa mga nagtatanong po kung flood-free po ba ito, yes, definitely flood-free po yung location natin. Isa po sa mga exclusive subdivision dito sa Marikina. And meron po tayo ditong clubhouse, meron din po tayong function hall. So, meron din swimming pool. So, later on, iikutan natin siya para makita niyo kung gaano kalaki at kung ano yung meron dito sa ating subdivision. So, for now, ipipicture muna po natin yung first project natin dito. So, as I mentioned earlier po, hindi po tayo binaha. Flood-free po tayo. Even dito sa ating road, sa labas ng ating unit, hindi po siya nagkaroon ng tubig nung panahon po ng ating UCs na bagyo. So right now, pasukin natin yung ating unit. Okay? So first, ito yung parking space natin. Ayan, so dito po, 3 car garage po ang kasa. So dito sa part na to, dalawang SUV po. Then dito naman sa kabila natin is another kotse ang kasya natin dito kasi may isa pa siyang gate. So, nakikita niyo po dito yung isa pa nating gate. Then, ito yung ating landscape. So, fully landscape po ito as turnover ng ating unit. So, before, bago tayo pumasok, punta muna tayo sa likod. Dito tayo. So, dito po, dito sa ating kinatatayuan ni Hab Lanay. This is the living room Lanay po. Ito siya kalawak. So, pwede ka rin maglagay dito ng table, no? Pwede ka rin mag-coffee dito sa part na to. Or if you have visitors, pwede rin. Now, dito naman po, we have service kitchen. Ito. So, dito po yung pintuan papunta dun sa ating kitchen. But later on, i-explore natin yan. So, as of now, dito muna tayo sa ating service kitchen. Meron na rin tong cabinet. Tapos, sa part nito, sa gilid natin, we have a landscape or halaman din. Tapos, dito naman po is our space for our laundry area. So, meron ka ng grifo, meron na rin outlet, no? So, abang for laundry. Then, dito sa part na to, we have another landscape. Pero actually, dito sa part na to, sa kinatatayuan ko ngayon, pwede mo siyang gawing helper's area or maid's quarter kasi meron na siyang abang na outlet dito sa part na to. So, if ever man, pwede mo itong tayuan or customize. Then, dito naman po, we have lanay for your kitchen. So, dalawa yung lanay natin dito. This one and the other one po sa kabila. Mamaya, iikutan natin yon. Then, nabubuksan ba to? Doon natin mamaya buksan sa kabilang dako. So, at least, nakikita natin yung sala natin sa labas. Now, we have another landscape here. Then, second lanay for your kitchen. Okay? And then, we have passageway papunta naman dun sa ating carport. So, same thing. Naka-landscape na rin siya. So, mas maganda talaga siyang tingnan. And here we go. Nandito na tayo sa ating parking space. So, now, let's proceed po sa ating living area para makita niyo yung ating bahay. Tara, pasok tayo. So, sa mga kabahay natin na gustong magpa-site viewing po, please let us know. By schedule po ito, at least 1 or 2 days ahead para maka-open natin yung unit. So, as I mentioned earlier, this is 14.5 million pesos. So, pakita ko lang sa inyo yung door. I-close ko lang siya. Yan. So, buksan na po natin yung ating bahay. Welcome sa ating bahay. Yan. Dito tayo. Pamakita natin yung living area. Kita mo yung living area natin. So, ito po ang ating living area. So, malawak siya. At the same time, meron na rin siyang ilaw. Mga
in life sama-sama in life po. Tapos sarado ko din po. Okay? Now and then high ceiling po siya, no? Sobrang taas siya. So maliwalas kahit nakasarado na yung pintuan, hindi siya ganun kainit. Then from this side, pwede mo dito ilagay yung ating entertainment rack. Kasi meron na rin naman siya mga outlet. Tapos on the other side naman, meron ka naman dito mga lay. Diba? For your living area. Tapos, dito naman po, bago tayo mag-iyat, pakita ko lang sa iyo na ganito na yung modern design na gawa dito sa ating unit. This is tempered glass. Okay? Then, we have here toilet and bath. Pakita natin yung toilet and bath natin dyan. Ayan. So, meron na rin siyang rain shower. So, maganda siya, modern. Then, tapos dito sa kitchen, meron ka na rin yung table. This is granite. Yan. Tapos, maglagay na lang ang upuan. Diba? Dito sa ating kitchen. Then, you still have, meron ka na dito yung ilaw or drop light. So, as in kompleto na, nilipas ka na lang dalawa yung mga damit mo dito. Then, we have space here for, this is our kitchen. And, ito pa. Meron tayo dito pantry. Yan. Pull out pantry. Pakita mo, babe. Yan. Diba? So this, kung may mga, ano ka lang, mga ingredients, mga vegetables, or ano, condiments, diba? Pwede mo siyang ilagay dyan. Then, aside from that, we have upper lower cabinet. Pakita lang natin. Meron dito, dito sa part na to, yan, meron ka pa rin pull out. Stainless. Para sa utensils mo. Yes, this is stainless. So, may mga utensils ka, pwede mo dyan ilagay. Even dito sa part din yan. Okay? Now, pakita rin natin itong upper cabinet natin. Diba? Meron din dito. Tapos, dito naman po is our labasan papunta sa ating service area o kitchen area kanina. Then, dito po, pwede nyo ilagay dito is yung range hood mo. Diba? Range hood. Tapos yung gas stove mo. So at least bubutasan na lang siguro to. Tapos palabas po. Then from this side po is your refrigerator. So kasi meron na rin siyang outlet dito. Ngayon dito na po tayo sa taas para makita natin yung rooms. So pakita ko lang sa inyo na this is high ceiling. So talagang maganda yung pagkaka-design dito and modern design po. Since yung ating kawukan, this is tempered glass. And pag umaakyat ka, no, hindi masakit sa tuhod, so sakto lang yung pag-akyat mo. Very nice. Then dito sa pag-akyat natin, makikita niyo yung high ceiling. Pakita mo mga bed. Tapos may drop light ka na dyan. Diba? And now, dito tayo sa taas. Okay po lang yung ilaw natin para at least makita natin yung ating. So this is our hallway. Right? Now, dito na tayo sa ating master bedroom. Ganito siya kalawak. Pakita natin siya. And the good thing dito sa project na to, meron din tayo dito ang cabinet. And meron rin siyang salamin. Buksan lang natin siya. Ayan, pakita natin. Dito tayo. Tapos, meron ulit ang bath. Meron na rin siyang rain shower. Pakita natin dito. Ayan. Alright. So after po yan, punta na tayo sa mga rooms natin. Dito tayo. Dito tayo. So first room, ito po. Dito kalawak yung first room natin. Okay? Tapos same thing, meron na rin tayo cabinet with mirror po. Ayan. Tapos meron na rin dito parang table, no? Study table, pwede dito. Ayan. Tapos lagay ka na lang upuan. Then, dito naman tayo sa ating common toilet and bath. Same thing din, meron na rin siyang shower. Yan. And, dito tayo sa third room. Yan. Pakita natin dito. So, same din po yung design ng bawat cabinet natin. We have a study table, tapos meron tayong cabinet dito.
Thank you. Now, dito naman tayo sa ating last room. And, so, sa last room natin, same thing din po, may cabinet na rin. Then, actually, high ceiling talaga siya, no? Ang taas. Then, meron na rin tayong mga outlets. And, tingnan mo po ito. Meron tayo dito abang for our aircon. Ayan. So, ito po yung isa sa first project natin na i-review. Then, after niya, we have still 10.5